Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang payag ni Antonio Margarito. Sinabi niya sa fighthype.com, gusto niya makalaban si Oscar De La Hoya. Naghahanap daw ng kalaban si Oscar, pwede niya kontakin si Margarito. Handa daw ito lumaban sa kanya. Maganda pa rin daw ang kondisyon ni Margarito mga tol, pwede pa makipagsabayan kay Oscar. Sigurado magbibigay daw sila ng magandang laban sa exhibition. Huling laban ni Margarito mga tol taong 2017, nagtala ng kartada na 41 wins, 27 knockout, may 8 talo, may edad na 43 sa kasalukuyan. Mas matanda si Floyd Mayweather mga tol, pero mas matanda ang itsura ni Tonyo. Dito natin makikita ang epekto kung bakit magandang estilo ni Mayweather na defensive fighter. Hindi masyadong tinatamaan ng solid na suntok kaya parang fresh pa rin ang itsura. Hindi tumataba tulad kay pambansang kamao. Sa ibang banda naman, Zolani Tete na aksidente sa kotse noong June 12. Durog ang sinasakyan mga tol, pero nakaligtas naman si Tete. Nakalabas na rin daw siya sa ospital. Maayos naman daw ang kalagayan niya mga tol, hindi nabali ang Tete. Kung matatandaan po natin, si Zolani Tete ang tinalo ni Angas ng Pinas kaya naagaw niya ang titulong WBO. Hindi pa ito nagkaroon ng laban mula nang matalo kay Cuadro Alas. May kartada na 28 wins, 21 knockout, may 4 na talo. Nagbabalik na rin daw siya umakyat ng division sa super bantamweight. Target niya maging champion sa tatlong division. Sa ibang banda naman, Yordenis Ugas, gusto niya makalaban si Turman at si Mikey Garcia. Hindi daw alam ni Yordenis Ugas kung bakit marami ang umiiwas sa kanya. Gusto daw niya labanan ang malalakas. Kung matatandaan mga tol, matapos malipat kay Yordenis Ugas ang super WBA ni Pacman, marami ang naghamon sa kanya. Sinabi na rin ni Turman, gusto niya maagaw ang WBA ni Ugas kaya kailangan maikasa ang laban. Pero nagpakipot pa si Yordenis Ugas, ayaw daw niya labanan si Turman. Gusto niya agad isang unification laban kay Errol Spence. Pero nagdemand ng malaking parte si Ugas laban kay Spence. Nagkaroon naman ng negosasyon pero napurnada. Kaya nabaling kay Pacman ang atensyon ni Spence. Nag-offer ang PBC promotion kay Pacman na labanan niya si Errol Spence. Pumayag naman si pambansang kamao, nagkasundo kaagad sa partihan. Kaya sinabi ni Errol Spence mga tol, madali kausap si Pacman, handa siya lumaban kahit sino basta ibigay ang demand. Kaya ang nangyari kay Yordenis Ugas mga tol, bumalik sa wala at naghahabol ngayon ng malaking laban. Matapos bawiin ang titulo sa kanya, hindi na rin naging mainit ang pangalan. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo, maraming salamat po.